Hello mga kabida! Eto na naman ako. Samahan niyo ako ngayon sa ating pag-uusapan. Sabi ko nga kagaina, aminin man sa hindi ng isang magulang na kapag ang anak ay napariwara o fail siya sa isang bagay, malaking porsyento po niyan pagkukulang ng magulang. Kasi minsan, biniblame sa environment. Ang hindi ma-realize ng isang magulang, ang pagkukulang nila, ang pagkukulang natin sa ating mga anak. Sabi ko nga, magulang na tayo ngayon. So kung ano yung mga nakita natin sa mga magulang natin na pwedeng ipamana natin sa ating mga anak, well, ipamana natin yon. I mean, yung discipline ang in-apply sa atin ng mga magulang natin na sa tingin natin applicable pa ngayon sa generation nila, pwede nating i-apply. Kasi iba yung generation natin at iba na ngayon. So may mga disiplina noon na hindi applicable na ngayon sa ating mga kabataan. Huwag na nating i-blame na kesyo, eh kasi ako lumaki ako sa ganito eh. Kaya kung naging ganito ako, wala. Eto ako eh. Nilakihan ko ang nagmumura eh. Nilakihan ko ang mama at papa ko ganito eh. So, I mean, magulang ka na ngayon. Unti-unti, ang unang matuto ng tama ay tayo. Sabihin na natin na ang magulang natin ay may pagkukulang. But still, sa ilang taon natin naglalakbay sa mundong ito, I don't think so na wala tayong natututunan through our experience, through sa ating mga kasamahan sa work, or through sa ating mga peers. Sa pakikinig natin, naniniwala ako na meron. Kaya lang kung minsan, tayo mismo, hindi natin mabago-bago yun. So, yun ang sinasabi ko. First tip, yung sarili natin. Isipin natin ang sarili natin. Bakit natin isipin? Baka tayo malaki ang portion ng pagkakamali. Kaya ang anak natin naging ganun. Ano pa? Isipin natin ang sarili natin na pag bago tayo gumawa ng mga bagay-bagay na gusto nating ipamukha sa taong yun na sinaktan ka, sunid mong saktan mo din siya. Tama ba yun? Alam niyo po, sa pagbabasa ko sa Google, ang dami kong natututunan. At mayroon po akong pina-follow na isang seminars na according sa mga speakers, bilang isang magulang, unang-una tayo ang matuto. Hello mga kabida, oras na din tayo magpaalam, but before tayo magtapos sa ating pinag-usapan, magpapasalamat po ulit ako sa mga subscribers ko na tinanggap yung aking channel. Sana po ay may natututunan tayo every vlog ko at may matutunan din po ako sa inyo through sa mga comments po ninyo. Again po, salamat po sa mga subscribers ko. I love you guys.